Isa ka rin ba sa mga taong naglalakbay upang hanapin ang taong iyong mapapangasawa? Natanong mo na ba ang iyong sarili kung ano ang kulang sa'yo, bakit di ka magustuhan ng iyong iniibig? Ipaano kung ang taong iyong hinahanap ay nasa tabi mo lang pala? Tunghayan natin ang kwento ng isang lalaki na ubod ng yaman at kabaitan, ang nahihirapang makahanap ng mapapangasawa. Ito ay si Alucard. Makikita mo kay Alucard ang lahat ng ninanais mo sa isang lalaki: mayaman, macho, guwapo, mabait at higit sa lahat, mapagmahal. Si Alucard ay nagmula sa mayamang pamilya. Ang pamilya ni Alucard ay nagmamay-ari ng 100 mga hotel sa iba't ibang bansa. Si Alucard ay lumaking masunurin sa kanyang magulang. Lumaki siyang may mabuting asal at mapagmahal na anak. Nakapagtapos si Alucard sa isang sikat na universidad sa kursong Business Ad and Hotel Management. Makalipas ang 1 buwan ay nagtatrabaho siya sa kanilang kumpanya, hindi bilang boss kundi bilang empleyado. Nagkaroon ng maraming kaibigan si Alucard at isa na dito si Mia. Si Mia ay isang pinakamalapit na kaibigan ni Alucard. Si Mia ay mabait, maganda at simpleng tao lamang. Nagtatrabaho si Mia upang matustusan ang kanyang mga magulang at makaahon sa kahirapan. Lumipas ang 2 taon ay humingi ng pabor ang magulang ni Alucard sa kanya. Anak, alam mo namang matanda na kami ng papa mo. Nais naming magkaroon ka ng isang taong makasama mo sa buhay. Kaya napagdesisyonan namin na tanggalin ka sa trabaho. Bakit naman ina? Sagot ni Alucard. Anak, gusto namin ng iyong papa nang maglakbay ka at hanapin mo yung taong mapapangasawa mo. Yung taong kaya kang tanggapin at mamahalin. Hiling na sabi ng kanyang mga magulang. Tumango lamang si Alucard at niyakap ang kanyang ina at ama. Naintindihan naman niya ang hiling ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay nag-impake siya ng mga damit at nagdala siya ng sapat na pera para sa kanyang paglalakbay upang maghanap ng mapapangasawa. Lumipas ang 1 buwan ay nagtaka si Mia at ang kanyang mga katrabaho kung bakit di na pumapasok si Alucard. Sa kanilang pag-aalala ay agad silang pumunta sa mga magulang ni Alucard upang tanungin kung bakit di na ito pumapasok. Magandang araw po. Magtatanong lang po sana kami, ma'am, kung bakit di na pumapasok ang inyong anak. Okay lang po ba siya? Nasa maayos na kalagayan naman ang aking anak. Pinaalis namin si Alucard upang hanapin ang kanyang mapapangasawa. Alam kong kaibigan niyo ang anak ko, pero ito ang tatandaan niyo. Ang sino mang magtangkang hanapin o tulungan ang aking anak ay tatanggalin ko sa trabaho. Sagot ng mga magulang ni Alucard. Nagulat si Mia sa kanyang narinig dahil minamahal niya ito ng palihim. Ang hindi nila alam, si Alucard pala ay naghihirap na. Sa mga panahong naglalakbay si Alucard sa Germany, dito ay nakilala niya si Ruby. Inakala ni Alucard na ito na ang kanyang hinahanap na babae. Nagpapakita kasi ito ng kabaitan sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, may masamang plano lang pala ito sa kanya. Habang sila ay nasa loob ng bar, ay nilasing siya ni Ruby at dito ay kinuha ang lahat ng kanyang pera. Labis ang pagka-bad trip ni Alucard. Walang-wala na siya. 2 buwan na rin siyang natutulog sa kalsada at nanlilimos. Wala itong planong umuwi sa pamilya hanggat di niya mahanap ang babaeng mamahalin niya at ipapakilala sa kanyang mga magulang. Labis naman ang pag-aalala ni Mia kay Alucard. Dahil 2 buwan na itong hindi nagpaparamdam, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na hanapin si Alucard kahit pa ang kapalit nito ay matanggal siya sa trabaho. Hinanap ni Mia si Alucard at sa kanyang paghahanap ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang Alucard na kanyang nakilala ay ibang iba na. Nakasuot ito ng maruming damit at namamalimos sa gilid ng kalsada. Agad naman niya itong nilapitan. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Mia.
Niloko ko, Mia. Ang akala ko ay natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko. Ngunit nagkamali ako, sagot ni Alucard. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Alam mo, unang araw pa lang kitang nakasama sa trabaho ay nagustuhan na kita. Nagulat si Alucard sa kanyang narinig at tinanong si Mia. Totoo ba yan, Mia? Oo, Alucard. Matagal lang kitang gusto kaso nahihiya akong aminin sa'yo. Alam ko rin naman na hindi mo ko magugustuhan dahil mahirap lang ako, sagot ni Mia. Hindi may paliwanag ni Alucard kung bakit malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Kaya naman, napayakap na lang siya kay Mia at niyakap rin ito pabalik ng dalaga. Lumipas ang ilang araw ay bumalik na si Alucard sa kanilang bahay na kasama si Mia at doon ay pinakilala sa kanyang mga magulang. Mia, anong ginagawa mo dito? Bakit magkahawak kayo ng kamay ng aking anak? Anong ibig sabihin ito? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo na kung sino man ang tutulong sa aking anak ay tatanggalin ko sa trabaho? Wika ng ina ni Alucard. Patawarin niyo po sana ako, ngunit mahal na mahal ko po ang inyong anak at handa ako sa magiging kapalit nito, sagot ni Mia. Ipinaliwanag ni Alucard ang lahat ng nangyari. Nakitaan rin naman ang magulang ni Alucard si Mia na mabait ito at seryoso sa kanilang anak. Kaya naman, pinahihintulutan nila ang dalawa na magsama. Lumipas ang dalawang buwang pagsasama ay nagpakasal na ang dalawa. Masaya naman ang mga magulang ni Alucard dahil binigyan ito ng napaka-cute na apo. Mahirap hanapin ang tunay na pag-ibig. Akala mo siya na, ngunit hindi pa pala. Sa buhay, dalawa lang ang pagpipilian, ang mamahalin ka o sasaktan ka. Ngunit kung sa kabuuan, tadhana lang ang makapagsabi kung kailan darating ang taong tunay na magmamahal sa'yo. Huwag mong hanapin. Husay ang darating. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan niyong ito'y aking babasahin at pupusuan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay baka pwedeng makahingi ng like bilang pagsuporta. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button at isali na rin ang bell icon para ma-update kayo sa susunod nating videos. At kung nais mong i-share sa amin ang kwento ng iyong buhay, ay maaari kang mag-message sa akin anumang oras at asahan mong ito ay gagawan ko ng video. Maraming salamat!